kagala. So, nagbukas na po tayo ng ating shop. So, time check po tayo. 6:40. So, mag-isa ko ngayon kasi wala si Papa. Bumiyay ng ano, Pampanga para sunduin si Lolo. Nagbalik-bahay na kasi yung tito nila. So, yung topic natin ngayon is usapang gulong. So, maya-maya is kwento ko sa inyo yung ano. Ano ba? Kasi nga ano, kwentong gulong kasi ay usapang gulong kasi nagbalik na tayo ng ano, gulong natin. So, murang gulong lang naman. Ito yung dati nating gulong. Yung stock na gulong na 7090 sa harap, 8090 sa likod. So nandiyan pa rin din yung ano niya, interior. So diyan muna kayo, maglilinis ako. So, katatapos lang natin magulis. Kahit araw-araw tayo magulis. Malikabok pa rin kasi hindi siya, no? Napalitadahan. So, susunod natin is ito, mag-duster lang. Ganito yung araw-araw namin ginagawa ni Papa. Tapos ito, ganyan lang. Lang para mawala yung konting likabok. Baliktad ata ginawa ko, dapat nag duster muna tapos nagulis. Punasan natin. So, check tayo ng stocks. Ito na lang natitira. Bagong sakada lang ito ngayong week. Pero ang natitira is 2, 4, 6. Tapos, ilan na lang dyan eh. Tapos ito, dalawa na lang. I mean, ito isa na lang kasi itong isa nabili na. Tatago ko ito maya-maya para hindi na mabenta ulit. Kasi nabili. Tapos ito, 2, 4, 6, 8. 10 ang alam ko yun eh. 9, 10, 8. Dun sa taas yung isa. Ay, dalawa. So, maya-maya mga bandang alas 2. Diba? Iyan na natin yan, tatanggalin yung tali. Kasi ano, mainit na dito maya-maya. Tapos yung karton ulit, lagay natin dyan. Tapos, yun lang. Hintayin na lang natin pag may bibili.
So, ang ginagawa ko is pampalipas oras, wifi, YouTube, nanonood. After siguro magsasakado ulit ng yan. Gulong, konti na. Tapos, yung handle grip, konti na rin. Wala na yung gold. Tapos, ano pa ba yung mga kailangan isakada? Ay, yung flasher. Naghanap sila ng ano, yung white. Yung LED rin na ano, pang STX, bibili kami. Yung bearings, kompleto. Madami pa naman. Tapos yung cambio, tas kick, nandyan pa. Ang mabenta ngayon dito is yung tornilyo. Lalo na yung, ano ba? Kalimutan ko basta. Tapos ito rin para sa ano, tricycle. Tapos ito yung para sa ano, yung pagkakabitan ng tricycle. Lalagay sa ano ng motor. Tapos ito, mabenta rin para sa ano, mga nakamating na motor. Six, anong size yun? 6x40. 6x40 ganito kahaba or 6x35 na kahaba. Ito 6x35 pang mating para mahaba. Tapos ito rin, syapa or washer. So, ito po yung gulong na kinuha natin. Size 80x80. Front and rear. 80x80 sa harap. Tapos, saan na yung kabila? Ito, 80x80 rin sa likod. So, i-center stand lang natin. So, una kong napansin, saglit may bibili ata. So, una kong napansin, dito. So, ito yung napansin ko. Dati kasi nung 8790 pa, yung gulong is, dito lang yung ano, lumalabas sa kalsada. Pati rin sa likod, hindi lumalapat yung buong gulong sa kalsada. Pero ngayon ito, halos buong ano, gulong ang nakalapat sa daan. So, ang di lang umaano is yung dito sa gilid. So, layo na rin yung gamit ko sa una kong motor, yung Euro na 100 sa harap. So kahit napansin ko kahit 3 years na yun eh medyo makapal pa rin. Tapos yung bilis nito, mas madali siyang makapag ano, arangkada. Madaling kunin yung ano, 70 kilometers. Tapos yung sa handling naman, gumaan yung handling niya. Tapos gumaan, parang gumaan din yung motor. Tapos abot ko na rin yung ano. Dati kasi hindi nakatingkay ako, ngayon abot na abot ko na yung ano, daan. I mean, nakatingkay pa rin pero konti na lang, hindi yung dati is nakaganyan. Nakaganyan ako. 80-90 sa likod, pero ngayon is nakaganyan na. So, okay na yun. Kataas. So, marumi pa. Marumi, hindi ko na nililinisan. Tinatamad. So, nilagyan ko na rin ng rubber.
Tapos nilagyan ng ano, alambre. So yan siya. Tapos nagpalit na rin ako ng ano, side stand. Sana yan, sa may rusin namin na tricycle, tinanggal ko lang. So ito, pwede mong i-ano ngayon, kahit na naka side stand, pwede mong i-kick. Madalang na kasi akong mag-push button ito. Kapag kinik mo, okay lang kasi ito yung tumatama yung goma. Tapos, nagpalit na rin tayo ng ano, nagpalit na rin tayo ng battery. Saglit. So, ang pagkakakuha ko dun sa gulong, ang price na is 365. Mura lang siya kasi ano, wholesale namin siya binili. Sinama ko na rin nung kumuha kami ng gulong. So, para sa akin is okay naman tong gulong na to. Hindi ko pa siya na-try na ano, sa bankingan. Pero, para sa akin, no, okay lang naman siya pag ano, long ride or ano. Hindi naman kasi pang bankingan tong motor. So, ride safe na lang kung sakali. Huwag magbabanking kung hindi kaya. So, check natin yung ano, pinalit kong, check natin yung ipinalit kong battery. So, ang battery size nito is 5L. Ito yun. Tinanggal ko. Pinang, ano lang namin to. Tinanggal, nagpalit na ako kasi medyo mahina na siya. Papalitan lang ng tubig ng battery, tapos ito charge. So, ito, testingan namin ng benta namin, ano, mga ilaw, flasher, taillight, ganun. Balik tayo dito sa motor. So ito, 3L. 5L kasi yun eh. Ginawa kong 3L para ano, para mas lumiit. Tapos ano, kasi nung 5L siya, ito nakaangat pa hanggang dyan. Pero ngayon naka 3L na siya, hindi na siya umuumbo. So, tapos nilagyan ko siya ng goma dito para hindi umalog. Tapos yun yung fuse, nakatago na rin. Dati yung fuse is dito, nakalabas. Nakalabas ng ganun. Pero ngayon, ito. Ngayon is nakatago na siya. Ano pa ba? May issue siya ngayon. Kapag gumagalaw, nagpe-play tong shocks. Yun, tas ito, pag nagpi-play, medyo may kumakalansing. So, paayos natin yan soon. Tapos, ano pa ba yung issue? Ito, yung speedometer cable niya. Nung nakarang linggo is napabayaan. So, ito, kumaskas dito. Gumanyan. Binalot ko ng ano, electrical tape. Lumabas na yung ano niya. Yung metal sa loob. Tapos ito, nagasgas tong mga spokes ng mugs. Akala ko design niya. Nung napansin ko ito. Ito rin. Tapos ito, nagasgas. So, dapat palagi niyong chine-check. Sa kabila naman, okay lang, okay naman. Walang problema yung hose ng caliper. Brake caliper. Tapos, siguro magpapalit na rin tayo ng brake shoe sa likod. Medyo humihina na. Tapos ito, papaayos din natin ito soon pag nagka-budget. Papapalitan natin, paparitubo tayo. Stainless na lang. Tapos ano pa ba? Papa-chicken pipe na rin siguro. Yun, magpapalit na rin tayo ng ano, itong top box. Lalagay natin ito sa tricycle. Kasi pag umaano, masyado ng maingay. May nakita akong top box. Medyo malaki. Pero, tahimik. Ang maganda ron is, tahimik siya. Kesa dito. So, malikabok na. Pwede nang isulat yung pangalan. Tapos,
So, ang natagwa na natin is 7,533 kilometers. Gumagana pa naman. Top. Hindi pa naputol yung kable. Okay pa rin yung preno sa harap. Tapos yung kable ng preno, okay pa rin. Bubuksan natin to soon din. Lalagyan natin ng langis para hindi basta-basta maputol. So yung susian, okay pa rin. Bumili pala tayo ng susi worth 85 pesos. Kaso ano, mali yung nabili ko. Kasi yung itong ano ng gala, yung sagali lang, kakaya naman. Ito, nasa left side. Yung nabili natin is nasa right side. So tatry ko sa ano, sa pagpapagawa ng susi kung kaya nilang ano maremedyohan. Or kasi may nakita ako sa ano online sa Lazada may 300. So ito 85 lang. Or kung hindi kaya ng ano tagagawa ng susi, balik i-refund na lang. Itanongin ko kung may pang left sila na ano. So, yun lang. So, thank you ulit sa panonood. Like, share, and subscribe for more videos. So, kung taka-Pangasinan ka, maintindan mo yung nakasulat dun. Dun. So, yun yung plaka ko sa luma kong motor. Isa lang din gumawa. So, this is Jemar Miranda ulit. Like, share, and subscribe for more videos. Sa mga bashers dyan, ay sa inyo. So, salamat sa walang sawang pagsuporta. Paano ba? Hanggang sa muli. Bye-bye!